Hello guys, mag-video, mag-exercise ako dito sa loob ng truck kasi may tulugan. Habang wala pang biyahe, magbawas tayo ng bilbil, malaki ng bilbil. Ayan. Bawasin natin ito, mag-sit up ako at saka push up kasi itong truck na ito ay pwedeng may tulugan kasi isang tao, pang ilang tao. Pwede rin dalawa kaso magkapatong. Pwede siya mag push up dito, pwede mag sit up para sa mga driver kasi maraming kalimitan lumalaki ang tiyan gawa ng hindi na exercise. Kaya dahil mayroon ako dito ng bagong unit na binigay sa binaman niyo sa akin at mayroon tulugan, kaya gagawin ko na ito bawat may maayos ang tulog ko ay maggagawin ko na mag-exercise ako para gamit itong tiyan. Laki kasi. Eh, umpisahan ko na guys. Yeah. Habang walang biyahe. So, sit up muna tayo, sit up. Lang hindi pa gaano maayangat ang katawan dahil matigas. Ama mano pa. Ulit. Hirap para mag-exercise para lumit itong tiyan. Pinawisan kagad ako kasi mainit ngayong area dito. Init. Hindi ko gaano may buhat yung katawan ko. Halata nang wala nang practice. Tahinga muna konti. Pagod. Balik pa rin nga dito ang uluhaan pa ako, ulong ko. Kasi mas mataas dito kaysa dito. Kumbaga mababa dito kaya hirap ako. Kaya balik pa rin nga dito. Sabi na natin, ipinawaisan ako kaya yung bitchit ko binili. Kailangan matanggal ang pawis, hindi madikitan ng pawis para di agad magdumi. Lagyan natin ang counter rate ang paa. Yan. Counter rate. Five, pahinga uli. Pinabaysan agad. Konti pa lang exercise. Maganda rin kasi may exercise sa mga driver kasi ay kalimitan kulang na sa exercise. Dahil puyat ang kalaban, biyahe, malayong biyahe, tapos pag nakabiyahe na, pagdating tulog na, kakain, tutulog.
gawa ng babawi uli ng tulog. Sa amin kasi ngayon guys, pagka dumating kami dito ng madaling araw, matik na gabi na uli ang biyahe. Or pag dumating kami dito ng ating gabi, wala ng kargahan. Kinagabihan na uli ang ano, karga, kaya medyo maluwag sa oras. Pwede pang makapag-exercise dahil mahaba ang tulog. Makatulog lang ng 4 na oras, pwede na. Pwede na uli panlaban sa pang 24 hours biyahe. Anyway, saan kagad ako? Uli pa. Ulitin pa natin kasi para lumiit yung tiyan. Lagyan natin camper weight ng paa. Dito lang, pakunti ng pakunti. Habang tumatagal, pakunti ng pakunti. Hindi ko muna sagarin kaya may biyahe ako ngayon. May biyahe na ako ng Valenzuela, Maysan. Malaki na kasi guys ang tiyan, kaya maganda paliitin. Tama na muna at susunod na lang uli pag may makatulog ng maayos, kasi mahirap pursahin. Dapat tuwing gising pala ang gagawin ko sit up para lumit itong abs ay tiyan, karoon ng matanggal isang gabundok na abs. Ito yung truck ko kasi tulugan. May convert ako na electric fan. Meron akong charger ng pwede kahit anong charger. Binili ko sa order ko sa online. Battery, may charger, may sa flashlight in case na emergency. Mayroong magagamit na flashlight kung may masiraan. At bumili na rin ako ng extrang battery. Ayan. Hindi ko muna tatapusin yung tama na muna exercise ko, kasi first exercise ko lang yan. Naisipan ko lang na mag exercise kasi lumalaki na yung tiyan ko. Ayan. Ayan, mahirap pagka nagpabaya din kasi uso ngayon ang stroke, lalo tag-init. Dahil uso ang tag-init, kailangan exercise pampawisan. Dahil kapag napabayaan yung sarili ay maraming nangyayari na. Mas bata pa sa akin sa mga driver, bata pa sa akin, umidad lang ng 30 or
30, yung kasama ko 30 na stroke na. Dahil sa una-una pagkain, tapos siyempre tumataba. Dahil medyo malaki na ang income sa pagmamaniho, maganda yung kumpanya na napasukan niya. Maluwag na sa pera. Ay ayun, tumaba. Masusunod na yung pagkain na anong gusto. Ang problema, may high blood na, may diabetic pa. Yun ang problema dahil sa sobrang pagkain din na walang control. Kaya malimit ako guys, anong kinakain ko na lang ay isang order na kanin at saka gulay isda. Madala lang akong magkarni. Malimit isda at saka gulay. Dahil may biyahe na ako ngayon, ang gagawin ko naman ulo ngayon ay mag-checklist sa truck. Checklistin ko muna ang truck bago magpakarga kasi mamaya alas 6 ay magpakarga ako. Pahinga lang akong konti at may pinawisan. At siyempre maligo muna. Hindi naman siguro ito nakakapasma dahil konti lang naman ang aking exercise. Maliguan ko muna para medyo bumango. Pero bago ako maligo kasi maghawak tayo ng tubo, kailangan i-check muna yung mga gulong kay bawal dito magpakarga kung may flat, hindi kakargahan kung may flat ng gulong. At sa mga stud din, ganun din. Kaya bawat pakarga ay kailangan i-check muna ng mga driver ang truck nila na ginagamit. Para pagkarga na ma-check ng gwardiya ay good lahat at hindi na makakancel. Kasi kung may flat ka, papavulcanize mo muna, ay malayo pa naman vulcanizing dito. Tapos siyempre maabala rin yung oras mo. Hindi kagaya nito, alas 3 pa lang ngayon, mamaya akong alas 6, i-checklist ko na ngayon. So in case may flat siya ay magagawa ko pa bago magpakarga ng alas 6. Kaya guys, mag-checklist na ako ngayon. Pero magdamit muna ako kay bawal makita na nakahubad dito sa parking area. Bagod. Tama na muna yung aking exercise. Mag-checklist muna ako. Checklist muna tayo ng gulong. Gaya ng dati. Checklist na mga stud at gulong. Yung tubig kasi ng radiator na ito ay
nalalaman sa ano, tsaka langis, kaya hindi ko na sinicheck sa nalalaman sa dashboard. Ayan pala guys, kahit empty, may selyo. Empty na, empty at loaded. Ayun. Okay naman, okay. Okay, yung stud. Okay rin. Dami itong naglaglaga ng mga dahon ng ano to. So, dito na lang ako eh. Bawal mag video. So, yun guys. Na-checklist ko na. Na-checklist ko na yung truck. Kailangan ko ng maligo. Dahil napagod sa exercise. At para ready na mamaya alas 6 magpapakarga na kami at antayin ko na yung aking trainee na driver. Dumi ko na kaya mahirap mag checklist, soong madumihan talaga yung braso sa alikabok gawa ng pagbiyahe, lalo na kung tag-ulan. Kaya madaling magdumi ang sasakyan, ang lorry. Hanggang dito lang guys, hanggang sa muli.